Wala na. Wala na rin yung Esmeralda pala dito. So talagang supports ang iniintay natin. Here we go, the Alice and the Yuzong. For sure, ito na yung mga hero sa side lane. Dito papasok yung sinasabi mo, no? Alam mo na kung sino yung gagamit agad. Oo. Yun yung ano eh. Yun lang siguro yung difference in between the teams. Kasi sa Omega, they have this choice pa na paiba-iba yun. Though, their mid lane, definitely, gonna be Haji all the way. Pero dito kasi sa Execration, their side lane is gonna be Penny and Sagitt, no, whatever. Pero it's look like Roger nagbago ang napili dito ng Execration. So, meaning to say, they already secured the Roger. Kumbaga, kanina pinag-usapan natin, they might hold it for hate for up until that situational pick, yung fourth and fifth nila na slot. Mm-hmm. Pero ayaw na nilang i-risk yun. So, hindi pala kalid. Mm-hmm. Hindi pala kalid. Yeah, guys, nagkaroon lang kasi ng tech difficulties yung mga players natin. So pumayag naman ang ating mga league ops. Mm-hmm. No, kasi ano naman yan, pag may mali, do-double check ng league ops, kung viable, then go. Yes. No, baka kasi marami nagtataka na, bakit Roger? Bakit Roger? Kanina kalid. Oo, kalid. So, we got information na nagkaroon ng onting bug dito, yung pag-pick nung kalid kanina. Mm-hmm. And hindi sinasadya. Hindi talaga sadya, no? Ng exe. Kaya ngayon, napasab. Roger talaga yung totoo nilang pick. So, nagbago lahat. Nagbago. Yung usapan natin ngayon dito, Robluna, kanina ng mga tanks, wala na. Baksha and Akai, yun lang yung binan. Pero open pa yung Johead. Yes, so clearly, Execration is banning Hits Hero. Siya yung sinashutdown nila dito. Meanwhile, yung pinag-usapan natin kanina, yung mga matatapang na pwedeng gamitin ni Etomax dito, pinoforce talaga siguro siya dito na magkagura. Lunox. Oh, kagura nga. Oo, this might be or... Ninakawan. Angela. Oh! Alright. This is kind of slow for the side of Execration. Parang wala na rin pakialam actually si Mr. Worldwide nung pinick yung Angela. Yeah. Pansin mo, parang nung na-pick nila yung Johead at saka Lunox, umapir na lang si Mr. Worldwide, hindi niya natinignan. Yes. Yung Angela pick. Nagganoon siya ka-confident dahil sinabi mo nga this is kind of slow para sa side ng Execration. Oo, definitely. This is very slow. I mean, there are two ways you're gonna use your glorious pathway. It's offensive and defensive. And most of the time, this is gonna go for a defensive. Kasi there's no way na mag-i-invade dito or rather yung draft dito ng Execration. Kasi this is gonna be somehow a farming game. Yes, tingin ko they could be able to hold the side lane but their mid lane, given eh. Oo. Talagang magsisecure ng buff to si Hate. Then as well, babantayan dito siya ng Angela. The only thing na pwede mangyari dito is that ilipat probably yung Angela, hindi nila agad ilagay doon sa gitna. Kasi sobrang magiging reactive nilang dalawa dito ni Chaknu, pati ni Etomax. So magiging maano na naman, mawawala na naman yung sinasabi mo na tapatan. Yes. Yung pagiging aggressive dito ni Haze at saka ni Heat. Oo, at definitely, ganun ang gagawin nila dito. They do have the Farsa, they do have the Johead. Sila ang manggugulo dito para kay Hit. Let's see, dahil game number 2 ay paparating na nga. Angela, composition, defense is the name of the game. Para sa side ngayon ng Execration, ang taas ng kanilang sustain dito, Robluna. Healing galing, kunat, tagel ng blood odd. At kung ano-ano pa, parang puro sustain heroes eh. Oo, sustain talaga. The only thing about Execration, they don't have this specific na ano, na burst damage. Oo. Compare dito sa side ng Omega, courtesy dito, he has the execute, he could be able to deal damage doon sa kalay niya mismo. Even ang kalaban mo dyan is Yuzong, kayang-kaya patayin yan. Gusto ko yung pinopoint out mo dito, no? I think you're trying to say na hindi agad makakapatay ang Execration kasi halos lahat ng damage output nila rip. Mm-hmm. Hindi yung hulaga. Oo. Hindi ganun eh. Parang mabagal na hulaga. Mabagal na ganun hulaga. Ganun eh. No. Gusto ko yun. Kidding aside eh. Kasi DPS damage eh. Hindi siya yung isang suntok agad eh. No? So, mostly baka kay Hate yon. Pero yung mga ganong burst nasa side ng Omega. Mm-hmm. Tingnan natin dahil si Kurt Easy ay nahuli dito ng Puppets on the String. Here comes the law of punishment na meron ang hero ni Chaknu and yun yung Reap. Pwede ka naman mag-burst sa level, early level. Pwede. Oh. Well, at least, nire-recognize yun, ha, ng Execration. A good rotation coming from them. Kasi, literally, nalulugi yung dalawang side lane nila dito. Sa top lane, si Toshi, siya yung dominant doon. Even courtesy, yes, namatay siya doon. He was about to kill. Ang ganda lang ng pagkakabait doon ni Sagitt, no? Ang ganda nga talaga. So, medyo in-underestimate ni courtesy dito.
yung galaw ng execration doon sa baba. Pero syempre, guys, since kayo ay nanonood, mag-login lang kayo sa October 27 to November 13. Mag-participate kayo sa Trickster's Village event natin at makukuha kayo ng mga Halloween candies sa Treasure Spin. Kada spin ay nagkakos ng 4 na candies lang. And you can get up to 7 each day ng habang kinukomplete nyo yung mga tas. So ano pang hinihintay nyo? Go na! Dahil mukhang nagka-go na nga sila dito sa bandang gitna. Si Heat ang namatay but it's now a 2-2 para sa laban natin. It's gonna be a 2-2, I guess, execration. They're really doing well sa mga ikot nila dito para sa Omega. But still, side lane of Omega dito, I think sila pa din yung mas superior. Speaking of side lane, mukhang ang taas ng kalamangan ngayon ni Toshi doon sa top against kay Benny Cutie. Parang hindi nakaka-forma ngayon si Benny Cutie. Look at Toshi right now. Siya yung laging umaabante. Swerte na lang ni Benny Cutie dito kasi nga mystery shop siya. So makakahabol pa rin siya sa items. Yo, makakahabol siya, but yun nga lang. Yung power spike kasi, alam naman natin ng Lunox, once it gets level 4, definitely kayang-kaya niyang i-outscale dito ang Alice since hindi pa naman ganun kadami yung kanyang orbs. Oo nga eh. Ang gagawin lang siguro ni Benny Cutie dito ay spam ng waves, pero mauuna si Toshi pagdating sa poke. Speaking of poking, Glorious Pathway hindi na pinapunta doon. At si Toshi nandito sa gilid. The Heart Guard will not save Chakno. What a play para kay Mr. Fundamental. San ka pupunta? Dito ka muna with the ejector. Hindi din naabot yung pangalawang ejector na yon. So Omega getting eto Max and Chakno. Pero libreng turtle para sa side ng execration. Yes, but that's just a consolation for them. At least, meron nakuha doon yung execration kasi talagang magsusnowball dito ang Omega. Kung nangyari yon tapos sila pa yung nag-initiate doon sa turtle, well, at least execration are already recognizing kung saan tayo nagiging mahina, doon tayo muna sa kabila. Kasi ang rotation talaga dito, specifically on the early game, pakita sa atin ng Gillette Instant Replay, almost na makakatakas dito si Chakno. Medyo nagkamali doon ng ulti si Toshi, pero patay pa rin. Ito pa mahirap, no? Pagka sa Angela, kadalasan nagiging buy one, take one. Yun nga eh. Buy one, take one. Tignan natin kung sulit nga ba yan dahil si Benny Cutie ay unang magagalawan. Ang ganda dito ng kanyang ultimate para mabuhay pa siya. Pero yung Chaos Balls ay tatama na sa kanya habang si Hate dito nag-buy one, take one na din sa kanyang Angela. Nakakampi! At si Hate ay mukhang magbaback na lang din. Execration will actually get kills. Pero may ejector na gagawin dito si Hate. And si Hate ay makakakita ng isang bonus kill. So sabi ni Hate, teka lang Hate, bigyan kita ng extra kill. Oo, ang ganda. Ang ganda na naging movements doon ni Hate. I mean, yung pagkaka-ejector sa kanya, medyo napaganda pa. Kasi nakuha niya pa doon si Hate, which is up, lumaban pa doon sa may bush. Pero this is gonna be it. Hate really needs to work his way dito papunta ng mid game dahil para makahabol yung kanilang side lane. At napakagandang opening na to para kay Hate. 201, ang ganda ng naka-killing spree, ang ganda ng farm, level 9. It seems like ito na yung pagbawi niya sa nakaraang game. Speaking of pagbawi, mukhang babawiin nila ngayon si Toshi. Puppets on a string tama dito kay Kurt DZ at mukhang walang makuha ang exe. Again, walang burst damage. At dito na ang back up! Hajizi! Mula sa malayo, mula Batanes hanggang hulo, inikot ang buong mapa para umabot dito sa baba. Nakakuha sila ng dalawa. Yun. It's a good anticipation coming from Haji. Akala ko, ang gagawin niya na kagad, kasi ang una niya lang nakita doon was Chakno. Pero alam niya rin na nandun din yung Angela and this gonna be the second turtle. Execration ulit ang mag-i-initiate. Pero tignan natin ha, buhay ngayon si Ajizi para dito sa turtle take. Nandito rin si Heat, inaabangan. Execration, actually. Libreng turtle. Nasa harap ng Omega, hindi nila kinuntis. Yes, looks like Hate dito. Ito na yata yung hinahanap natin dito na step up game para sa kanya and it's really working well para sa side ng execration. Though, yung kalamangan in terms of the network and nandun pa rin sa Omega, this is all because yung early game advantage nila. Now, execration, they're dancing on the tune dito ng Omega pero sumasabay sila. Sumasabay na eh, no? Kumbaga, kung kumanan yung paa,
kumakaliwa ka naman ngayon. Yes. At ngayon, nakita na natin dito yung wind talker ni Hate. So nauna siya dito kay Hajizi. Ang tanong, paano niya to ma-activate? Robluna. Actually, he's one level ahead of Hajizi. Meron pa siyang mga turtle buffs. Ngayon, ayan o, DHS, kakabuo pa lang ni Hajizi dito. It's time for Execration to unleash the Hate. Yes. Unleashing the Hate nga talaga dito, Manjin. Kasi ang maganda pa dito sa laban na to, no, wala pang tore na nababasag. Either of the two. Yes, Omega, sabi natin dito, one of their winning condition, or rather power spike, is the early game. Kaso hindi nila yun na-utilize, na-maximize. Dahil sinabayan sila dito ng Execration. So baka nga umabot pa tayo doon sa late game na gustong gawin lagi ng side ng Execration. Speaking of basag, hindi nga nila nabasag bigla si Chakno dito. So kahit papano, nagkaka-items ang Execration, sumasabay na din. Sumasabay talaga. Saka malalaman mo na medyo nalugi talaga dito ang Omega. Kasi courtesy dito, yes, he has this execute, pero hindi niya magamit. Hindi talaga, pero si Hate ay nandito na para mag-back up. Si Hate, tumatakbo, Hate and Hate, magka-rhyme, pero op! Napakagandang unstoppable force. Killing spree na pala sa kabilang kanto dito si Hajizi. Habang si Chakno ay hindi na nag-survive. Yung turtle ngayon na pangatlo ay mag-a-up na. Benny Cutie, sa-spam niya lang yung kanyang ultimate para maubos dito ang minion. So failed attempt para kay Heat, pero si Hate may libreng kill na naman. May libreng kill. Looks like Hate talaga dito. Sabi nga natin kanina, parang diesel. Nag-iinit na talaga ang karburador dito ng lobo na to, Manjin. And this is what we want to see for Execration. Yes, malakas tayo sa late game, pero sumusuntok din tayo sa umpisa at sa mid game. Kumbaga sa bida, nagpapabugbog muna sa umpisa. Robluna, ayan ang kasabihan dito ng mga Pilipino. Kaso again, this is Omega, methodical, parang halos lahat ng ginagawa dito ng Execration ay hindi nag-work, pero nandito na Wolf Pounce ni Kaibigang Hate. Ayun yung ultimate dito ni Hajizi, at sa wakas, nakuha nila ang KDA machine. Hate, nagwala na! Sumigaw! Awow! Hate with a double kill! Wow, this is very spectacular. Ang ganda ng pinapakita dito ni Hate. Kung mapapansin mo, talagang yung pang-hold, even with Chakno doon, inabangan niya yung Order of Brilliance. Pero Hate dito might want to have an ejector sa isang miyembro ng Execration. Nahirapan dito ang Omega na mahuli nila yung early game, kagaya ng sinabi mo, Rob. And mukhang online na. Galit na galit na si Hate. Yes, galit na galit. And not only that, naiwan na rin nila si Benny Cutie. Yes, nandito si Hate, pero wag nating kakalimutan that Benny Cutie is one pseudo carry din para sa side ng Execration. And sagit, no, just to butt it, to rub it in. Nag-iisang Benny Cutie. Siya na nga lang ata ang Cutie. Oo. Dito sa MPL na pwede pang maging problema ng side ng Omega. Kung napakalaki ng problema ni Hate, paano pa si Benny Cutie mamaya? Pero napakagandang ng ejector dito para kay Chakno. Here comes Chakno, pero pulado agad si Chakno hanggat siya'y nawala. Pero eto na naman si Hate, kumalmot ng Berserker Barrage habang si Benny Cutie ay nagla-life seal doon. Nilabas ni sa gitno ang dragon at mukhang wala nang patutunguhan yan. Bukod kay Hajizi na nagpa-farm lang dito sa bandang taas. Execration once again, getting another team fight. Yes, getting another team fight. But Omega still, ah. Sabihin na natin dito that Execration are winning left to right. Pero yung gold natin dito, eh, sumasabay pa rin naman for the side of Omega. Kasi kahit papano, nakakapitas pa rin yung Omega. At mukhang sila yung nagdidikta lagi ng tempo. Yes. Kung kailan magsa-start ang laban. At ang ginagawa dito ng Exe, nagre-react lang. Nagre-react. So, the question is, how does Omega utilize? Yes, and working pa rin naman dito si Haji. Look at his KDA, 4-1-4. Most of the time, nandun pa rin siya sa mga teamfight. Kaso nga lang, medyo nadadrag down sila dito ng mga side lane nila ngayon. Oo. Meanwhile of side lane, mula sa gilid dito si Heat with the ejector. Benny Cutie nag-pop ng kanyang tagal ng kanyang ultimate. First kill, going blood. Wala siyang mahuhuli. Yung Lord natin ay buhay na. Nagsiset up yung dalawang team. 11-10. Nagalit yung Lord. Sabi ni Lord, uy, magulo kayo. Oo, nagalit nga talaga. So I really like how courtesy na yung pag-adapt niya dito. Going for the Deadly Blade and now the Curse Helmet. Ang tingin ko dito, magiging pseudo tank na ang trip dito ni courtesy. Speaking of pseudo tank, siya na nga tumatake na lahat dito. Nako, yung Angelay, pumasok na rin sa kanya. Hindi siya mapatay. Blowing blood out para kay Benny Curie. Si Heat
Ngayon, ang unang mawawala. Eto, Max, nandito na rin. Puppets on a string. Hajizi, tumalon doon sa pader. Habang si Toshi ay pulado na din. Tinamaan siya ng mga pahangin-hangin ng Windtalker hanggang naging yellow na lang si Benny Cutie. Killing spree para sa kanya. Ubos ang team ng Omega. They can finish it. Execration. Tatapusin pa nila yung laban. Mukhang oo nga. Kaya to. Kayang-kaya nga. It's only hit. Ang tagal pa ng susunod na hero. Mr. Fundamental, nandito. Tatapusin ba? Hindi kaya ni Heat. Execration will tie this series.